Okay, Idol Rafi, marami pong netizens ang nagtag sa Rafi Tulfo in action sa viral video po ng pagpaparusa ni Cap sa isang quarantine violator. Diyan po yan, Idol, sa Barangay Turod Sur, Cordon, Isabela. 100 beses niya itong pinatakbo, paikot-ikot daw po ito sa covered court. Nahuli raw po, Idol, ang residente na walang face mask. At take note, nagiinom ng alak sa labas noong Biyernes Santo, Idol. Tanong ng netizens, Idol, kung tama daw po ba ang ginawang parusa ni Ka? 1, 2, 3! Oh, gana, sir! Natatimag ba kanya? Nagtatank ng tiyulo yun! Oh! Pilipino! Tarina, ito pa nagtartaray, ma'am! Ganasay? Maysa, ganasay? Talo! At dapay 97! Ganasay? Sikat katata, sikat. Sikat tatapay, sikat. Biyernes na be, Biyernes Santo. Imbis nga at dakay ito nung nagtabalbalay yo, nga kadoa ito pamilya yo. Datoy kayo ruar nga agiinom. Upat! Upat pala, ha? Bandagin na ka. Ha? Bandagin na. Upat pala nga, Ricos. Kaya mo tanong? Magigap. Sige. Inom. Painumam tanong. Okay. Well, meron nga talagang violation yung tao na hinuli ni Chairman. Ang mali lang doon, yung parusa. Kung matatanda niyo recently, yung isang curfew violator sa Cavite na pinag-pumping or push-up 100 times na dininay ng COP hanggang sa mga sibak. Yun ang naging dahilan kaya siya nasawi dahil meron pala siyang heart problem. Now, here comes si Kapitan naman. Pinatakbo-takbo yung may violation. A 4-minute video na panood ko yung 4 minutes na yun. Meron pa nga time doon na hapo na siya. Pero pinipilit pa rin siyang patakbohin at meron pa nga doon binibigyan siyang tubig dahil sobrang pagod na pinupush pa rin siya ni Chairman. Okay, buti nga hindi nahimatay ito. At nangyari yung nangyari tulad sa Cavite. Buti na na-injure niya, nalampasan niya. I hope na okay na itong tao. Mali nga talaga siya, pasaway nga talaga siya. True, pero hindi nababagay yung ganung parusa sa kanya dahil sa kanyang violation. Makausap natin si Kapitan Mandy Vallejo ng Barangay Turod, Sur, Cordon, Isabela. Chairman, magandang umaga. Magandang umaga po, Idol. Chairman, lahat naman kami, mga netizen kasama na dyan, nag-agree na naman. Mali po yung kung sino man yung taong yon na para uminom panahon ng COVID, nilang tapat kumakalat ang COVID, at mali din yung hindi niya pagsuot ng face mask. Nandun na tayo. Opo. Pero sa palagay niyo ba, tama ba yung parusa na ibinigay niyo sa kanya? Hindi, actually po, Idol, mali po talaga at isasin mali kasi gumawa ko ng hakbang. Pero para way na lang po yun, para hindi na siya pamarisan . Mali po talaga inaamin ko, Idol, mali yung ginawa ko. So paano, Chairman, kung meron sakit sa puso itong, anong pangalan po nung pinatakbo niyo? Anong pangalan niya, sir? Bugoy ang ano niya . Ah, bugoy lang, sige. Idol, pinapasundo ko pala. Sabi mo, ano si staff nyo? Sige, okay. Now, pinatakbo po siya ng 100 rounds. At hapong-hapong nga siya meron doon sa video. Buti na lang at walang nangyari sa kanya, Chairman. Paano, Chairman, kung ito po inatake sa puso at namatay? Ay, kasalanan ko yun, Idol. Ay, ito na po pala. Parating na yung asawa niya. Sarang yung mga anak. Andito na. Pati yung magulang, Idol. Kapag meron po kayo ulit na huli na violator sa curfew o pag-violate ng health protocol, go ahead, hulihin, tikitan. O pagwalisin nyo dyan sa kalsada bilang parusa, yung bang community service, sa fine. Pero wag naman yung physical. Ay, wala naman yung physical. Pinagjaging ko lang ng 10 rounds. Physical, sir. In fact, napag-usapan na namin yan ng isang attorney. Ito yun ni Gary Tool ng ACIS. Na nabanggit niya na it would be considered as torture. Na you're trying to let somebody do something na hindi naabot ng kanyang kakayahan, na labag sa kanyang kalooban, na nahihirapan siya. Meron tayong tinatawag ng anti-torture law na that would be torture. At alam mo, Chairman, yung sa anti-torture law natin, non-bailable offense yan, non-bailable crime. So kapag ikaw po ay nalabasan ng warrant, kayo po'y uliin at wala pong piyansa at habang buhay ng pagkakakulong. Alam niyo po ba yan? Okay, Idol. Kung ganun, wala. Kanina, Chairman, sabi nyo, ginawa nyo yung para huwag pamarisan. Now, ginagawa ko ito, sinasabihan kita para huwag kang pamarisan ng lahat ng otoridad na kaluklok ngayon sa mga pwesto dyan, kung saan mang barangay o saan mang police station, na huwag kang pamarisan. Pag may kasalanan, tikitan. Community service, pwede pa. Lecturan. Huwag po yung physical. Pwede, Chairman?
Okay, Idol, I'm sorry. Okay, yan po ang gusto ko. Ito yung ano, nandito sa tabi ko yung ano eh, mga magulang niya, saka yung asawa. Sige. Arar. Mrs. Ay, good morning po pala. Akay po si Bugoy. Opo, ako po. Sorry ha, kasi binigyan sa akin yung pangalan Bugoy. Anong tunay yung pangalan, sir? Edgardo de Luna po, sir. Edgardo de Luna. Sir Edgardo, inaamin nyo na talagang nagkasala kayo kasi uminom kayo at walang face mask. Uminom kayo sa kalye. Nabawal naman talaga, okay. Tama? Opo, sir. Okay. Now, nung kayo po ay pinatakbo-takbo ni chairman, tinanong niya ba sa inyo kung ikaw may sakit sa puso, meron kang karamdaman, meron kayo ininom ng maintenance na gamot, etc. Meron siya tinanong, wala? Ewan ko lang po, sir. Kung po kasi, sir. Binata ko po yun, sir. Nung point na doon sa video nakita ko po, hapong-hapo na po kayo at hirap na parang hinahabon yung paghinga nyo at binigyan ka ng tubig, alam ni chairman na pagod ka na. Nasabi mo ba kay chairman yun na chairman mukha hindi ko nakakayanin? O pinilit mo yung sarili mo? Kasi po, kung naman kasi, siyempre po, nakainom, kaya ganun. Lekorban po kasi, ganun naman po kasing ginawa. Okay. So napakabait niyo po sa marami po inyong kasalanan. Tapos pa po, pagka nakainom pa po naaway niya po yung asawa niya, kaya ganun po nangyari. Ah, okay. So hindi pala ito si, ano, si Bugoy? Ano ito, si tatay? Opo, si papa niya po to. Kayo po, si Edgardo de Luna, tatay. Opo. Ngayon po, yung pinaparusahan na anak ninyo, ang pangalan niya po ay si? Reynaldo de Luna po, sir. Reynaldo de Luna, ayun. Opo. O yan, chairman. Nakita mo, mag-iikaw, hindi mo alam yung pangayon taong pinaparusahan mo, tawag ka ng Bugoy na Bugoy, si Bugoy pala, si tatay. Opo. Si Reynaldo de Luna, yung anak. Alias ko lang po yun. Kaya nga po, tay, alias ko yung Bugoy. Hindi kayo yung pinaparusahan, anak niyo po yun. Now, opo, tay, pasaway talaga itong anak niyo. Opo. Pagsabihan niyo po yung anak niyo, tay, na sa susunod, sumunod na po sa mga patakaran, sa mga ordinansa. Nang sa gayon, hindi na ho siya maparusahan. Hindi na siya dumaan sa ganun. Kumusta ho siya? Mabuti naman po. Ayun po, nagpakatino na po. Nagtatrabaho na. Nagtatrabaho na. Ano pong trabaho ni Sir Reynaldo? Nagsasaka po. Tapos pagkakon po, nakikikon naman. Papagpagpa po ng kwala po la, nakikibunot. Nakikibunot. So masipag po siya. Kaya lang kataon, naging pasaway siya, uminom na hindi dapat dahil sa panang ngayon pandemya, bawal yung mag-inom-inuman. Tapos wala pang face mask. Okay. Pasaway nga talaga siya. Okay. At huwag niyo pong ulitin yon. At siya po ay magpakabait na. Opo. Sasabihan pero, po namin, sir. Napagsabihan niyo na po. Opo. Matino naman na po ngayon. Matino na. Kasi po, pagka nakakatikim po talaga ng alak yun eh, lalo na po nasobran, wala na. Talagang di na po nakakakilala. Opo. Naintindihan ko po yun. Sige opo. Po. Salamat po, sir. Opo, sir. Maraming salamat din po. Papasa ko na lang po, Kap. Opo. Kap, ganito po Idol. Yan. Opo. Kung siya po pala ay pasaway at paulit-ulit na lang, ito yung gawin mo, advice ko sa'yo. Mas masasaktan siya kapag siya po ay pinagmulta nyo. Yung bang busa niya masasaktan as opposed to yung kanyang katawan. So, pinagmulta nyo na 1,000, malaking pera na 1,000 sa kanya. Then wala na siyang pera ang pambili ng alak dahil tinanggal mo na sa kanya sa pamagitan ng fine. Pag ulit-ulit, multahan mo ng 5,000, edi madadala na talaga yan. Yan na, at, Idol eh. Kahit 1,000. Kaya yung posibilidad niya sa akin sa puso dahil siya pinagmulta niya ng 5,000 dahil pa ulit-ulit. Nag-guess niyo po? Aha. Okay, so huwag niyo po ulitin yun at nag-apologize na po kayo. Oo, di, talaga namang mali yung ginawa ko. Kaya lang, yun lang siguro yung way para magtino niya. Ang mali ko naman, Idol, na-upload ko nang na-public, na-share. Pero, thank you very much, Idol. Apa, sige po. So napasama patuloy. Sana hindi nyo na in-upload. Chairman, at least meron tayong tutunan dito, Chairman. Last na lang po. So, ano po yung inyong pong mensahe sa lahat ng mga otoridad tulad ninyo na nanonood ngayon? Ano po yung araw na nakapulutan nito? Ano lang, Idol. In short, think first before you click. Galing ni Chairman. Patuloy si MJ. Salamat po, Chairman. Magandang thank you, Idol. Thank you so much, Idol. God bless po. MJ. God bless po. Oh, narinig mo sinabi ni Chairman. Yes, Idol. Natawa ko. May pa. Siya ata yung nag-entry, Idol, ng ano eh, ng moto o kung ano man. Pero eto yung ibang sabi ng keyboard warrior natin, sinutong bahay lang, sabi niya ha. Ang sorry ay para lang sa bagay na hindi sinasadya, hindi para sa mga bagay na paulit-ulit na ginagawa. Si Mel po yan. Yan ang entry niya. At si May Mayela Nunez naman, Idol, ito sabi, abuso sa kapangyarihan, mapanglamang sa kababayan. Di mo ba alam minsan? Kaya lumalabas ay dumidiskarte lang naman para may pagkain ng pamilya. Sana nabigyan muna ng babala at di parusa. Yan ang sinasabi niya sa mga gantong klase ng sitwasyon, Idol. At ito naman si Jacinto Fernandez,
sobrang pag-abuso sa karapatang pantao, di kaaya-ayang pagmasdan, pagmamalasakit, dapat ipanaganap. Tamang pamamalakad at tamang pagpaparusa ang dapat ipatupad. Yan ang sabi ng mga keyboard warrior netizens natin, Idol Rafi. Balik po sa inyo. Kaya hindi ko na pinush, MJ, yung kasong ito dahil hindi naman interesado itong si Sir Rinaldo na magkaso. Dahil maging yung tatay, inaamin naman na pasaway naman na doc talaga itong si Rinaldo, yung anak niya. Kaya, sinakita ko, eh kung walang reklamo, walang kaso dapat. So, saka buti po, Idol, no? Nagsasaka na yung anak niya ngayon. Yes, at hindi na pasaway. True. Pero mas maganda pa rin sana kung multa na lang. At matututo yun. Eh kung minultahan ng 1,000, halimbawa, eh saan pa siya kukuha ng pambili ng alak? Titinunay at hindi na iinom. Okay. Sige. Tama ba ako, Chang Marks? Oh, si Chang Marks naman, tahimik. Tamang-tama, Idol. Wala nang tatama pa. Kasi kung sumakit nga yung bulsa niya dun sa multa na yun, abay, hindi na malaga pibili ng pang ano yun. O, safe pa, di ba? Madadala siya. Tama. At yun ay nasa ordinansa pa. Nasa batas. Kakampi pa niya yung batas. Kakampi pero tawag dun, Idol, kastigo di ama. Yung tatay na yung nagsabi. Okay, salamat sa inyo, Chang Market MP. Mga kapatid, meron na po tayong 19.4 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.